mga iba't ibang uri ng kanilang trabaho. Intindihin po natin na ang ating katawan ay maraming enzymes. We were using several enzymes for different and multifunctional tasks sa ating katawan. Okay? Marami tayong enzyme sa ating katawan na iba-ibang kanilang mga tasks. Let's talk about one enzyme called rhodanase enzyme. Ito po ay isang mitochondrial enzyme active in all living organism from bacteria to man. Ibig sabihin, nandito na po ito sa ating katawan, itong rhodanase enzyme natin. It is multifunctional enzyme but plays central role in cyanide detoxification. Yan po ay ang rhodanase enzyme. Okay? Which is found, ito pong rhodanase enzyme, na natatagpuan po ito sa ating katawan sa maraming quantities. Okay? Maraming quantities, maraming po tayong rhodanase enzyme sa ating katawan. Pero, kapag nagpa-test ng dugo ang isang tao, na-check siya ng kanyang rhodanase enzyme, napakarami niya. Ibig sabihin, wala pong cancer ang tao. Okay? Bakit walang cancer ang tao? Kasi ito pong rhodanase enzyme na ito ay manifestation na nakakapag-detox ka pa ng mga chemicals sa loob ng katawan, ng mga cyanide. Ibig po sabihin ganito, may mga tao na may mga bisyo like manginginom o naninigarilyo. Makikita natin sa mga sigarilyo kung minsan it contains cyanide. Pero bakit hindi nalalason ang mga taong naninigarilyo? Okay? Number one, because we have a lot of enzyme, rhodanase enzyme inside our body. Because this specific enzyme can detox, ito pong specific enzyme na po na ito, ay nade-detox niya o naitatapon niya yung cyanide content ng sigarilyo. Kaya hindi tayo nalalason. Or itong rhodanase enzyme na ito, nanoneutralize niya yung cyanide content ng sigarilyo. Kaya hindi nalalason yung naninigarilyo despite yung sigarilyo contains cyanide. Okay? Yet, pero, kapag nagpa-test naman pong isang tao na ang lumabas ay wala siyang rhodanase enzyme, pero ang lumabas ay mga isang uri ng enzyme called beta-glucosidase. Beta-glucosidase, isang uri din po ng enzymes ito that catalyzes the following reactions, yung hydrolysis of terminal, non-reducing PD-glucosyl, so residues with release of PD-glucose. So, masyado pong technical. Ibig sabihin, kapag ang isang tao, nagpa-test siya, at ang lumabas sa kanyang enzyme ay mga beta-glucosidase, ibig sabihin, ang taong ito ay mayroon siyang cancer. Alright? Kapag absent po ang rhodanase enzyme, present ang beta-glucosidase, may cancer ito tao. Pag absent ang beta-glucosidase at present naman po ang rhodanase enzyme, walang cancer ang tao. So, those are the two enzymes na dapat nating maintindihan, lalo na sa mga may kasakit na cancer. Ngayon, so we have two types of enzyme. As I said po, one is rhodanase. It is a neutralizing enzyme. And another one is the beta-glucosidase. Okay, beta-glucosidase. Ito po yung unlocking enzyme. Kapag may nakitang maraming beta-glucosidase sa test ng isang tao, mayroon po itong cancer. So, those are the two types of cancer. Now, let's talk about the amygdalin. Oh, the vitamin B17, amygdalin. Amygdalin is made up of two parts of glucose. Okay, amygdalin o yung kilala ngayon bilang isang vitamin B17 ay gawa po ito, meron itong dalawang uri ng parte ng glucose. At isa po dyan ay benzaldehyde. At ang isa naman ay hydrogen cyanide. Dalawang uri po ito ng glucose. Now, kapag uminom ng vitamin B17 ang isang tao, yung po walang krill ha, vitamin B17 lang. Kapag uminom ng vitamin B17 ng isang tao, makahati po itong vitamin B17 dahil sa dalawang part.
isang benzaldehyde at isang hydrogen cyanide. Now, ang benzaldehyde, kapag po ito ay nagkaroon ng interaction sa acid sulfuric acid at saka oxygen, may isang byproduct na lumalabas called benzoic acid. At ang ganito naman po dito sa hydrogen cyanide, kapag ito ay nag-interact sa ating sa sulfuric acid at saka sa hydrogen, mayroon ding isang byproduct na lalabas called thiocyanate. Now, itong benzaldehyde naging benzoic acid, itong hydrogen cyanide naging thiocyanide. Kapag halimbawa ang isang tao wala siyang cancer, pero uminom siya ng vitamin B17, ang mangyayari po dito, wala siyang cancer, so uminom siya ng vitamin B17, ang health benefits ng vitamin B17 sa kanya, itong benzoic acid magiging analgesic ito or pain reliever. Yan lang ang kanyang action. Samantalang ang isa naman po, na yung naging from hydrogen cyanide na naging thiocyanide, ang health benefits naman ito sa mga walang cancer po ito. Okay, walang cancer, ito ay magiging full or metabolic production ng ating vitamin B12 sa ating liver. Yan ang kanyang kagandahan, ang action ng vitamin B17 sa mga walang cancer. Pag-antindihin po ninyo mabuti sa mga walang cancer. Sabalit kung halimbawa ang isang tao ay na-detect sa kanyang dugo na marami siyang beta-glucosidase, ibig sabihin itong tao na ito ang may cancer. Ang vitamin B17, hindi na po ganito ang kanyang magiging nakad sa katawan. Pag-iiba po ito. Ang kanyang pagkakaiba ay ito na. So, marami ang nakitang beta-glucosidase sa katawan ng tao, equal yung, ibig sabihin may cancer yun isang tao. Ang vitamin B17 kapag ininom, ganun pa rin po ang pagiging forma niya, magiging mamahati ito sa dalawang part, isang benzaldehyde, isang hydrogen cyanide, at mag-iiba ang magkakaroon ng byproduct, benzoic acid, and thiocyanate. But since ang tao po ay mayroon ng cancer, ito ang kanyang magiging gawain. Ito ang magiging galawan ng vitamin B17 sa katawan. Itong benzoic acid po, okay? Ang unang action ng benzoic acid, ikakrack niya yung mga cancer cells until the inner core. Hahatiin niya yung mga cancer cells. Kasi na-detect ng vitamin B17, may cancer yung tao. So, ang gagawin niya, ikakrack niya yung mga cancer cells hanggang sa kaloob-looban. At kapag po yan ay nakrack na, nahati na ang mga cancer cells na yan, exposed na sila, itong thiocyanate, magiging isa siyang, magre-release ito ng isang strong poison upang lasunin yung mga nakrack na cancer cells. Ayan ang kanilang synergistic action para magkaroon ng tinatawag na paglalason sa mga cancer cells. Sa mga cancer cells lang, hindi po tatatamaan yung mga good cells. So, in totality, ayan ang kagandahan ng isang, yan ang kagandahan ng vitamin B17 sa mga may cancer. Yun pong amygdalin without letril. Okay? Kasi kung may letril, although sinasabi ng committee, mali, pero hindi ko po na-check, kaya hindi ko alam. Ang binanggit ko po sa inyo yung mga unang part ng usapan about Dr. Curves, ayun ay mga trusted source lamang. Dahil patay na po si Dr. Curves, hindi ko na makakausap. Yun lang po ang nakuha nating source. Kaya hanggang ngayon, hindi tinatanggap ang vitamin B77 kado dahil daw doon. But now, the second part of my explanation is I explained to all of you kung ano ang ganda sana ng mechanism of action ng vitamin B17 sa katawan ng tao mayroon or walang cancer. Okay? So, now let's go sa third point. Ang pagpatay o paglalason sa mga cancer cells by apoptosis ay isang pamamaraan po na napakaganda.
Subalit ito ay nangangailangan ng mas marami at iba't iba pang natural sa pamamagitan, sa pamamaraan para ito ay tuluyang mapuksa at makamit ang tunay na kagamutan. Yan po ay galing sa akin. Yan. Ang pagpatay o paglalasang sa mga cancer cells via apoptosis ay isa pong pamamaraan. Subalit ito ay nangangailangan ng mas marami pang marami pa at iba't ibang natural na pamamaraan para ito ay tuluyang mapuksa at makamit ang tunay na kagamutan kung pinag-uusapan po ang sakit na cancer. Yan po ay galing sa akin. Hindi po yan galing kay Dr. Curbs. Okay? So, now, dito po, kaya naging flagship natin ang Ultima 17. I will explain the difference between Ultima 17 and Vitamin B17. Because of the number 17, it is very, very confusing. I understand sa mga iba't ibang mga practitioner po natin, lalo na yung mga exposed sa mga vitamin B17 because they know that, that this vitamin B17 is really useful para lasunin ang mga cancer cells. Kaya, well-versed na pagdating sa vitamin B17. But sometimes, when we are bringing our product into market, since there is also a 17, and sometimes, some of the our colleagues dito po sa Equisa, yung mga kasamahan natin, sinasabi nila ito ay vitamin B17. So, it's really, really confusing dahil doon sa numerong 17. Okay? So, ayan. Ang Ultima 17 po ay ang ating flagship. Yan po ang reyna ng mga antioxidant. Okay. Now, I will give you yung mga bago po dito. Bibigyan ko lang kayo ng madali ang presentation pagdating po dito sa produkto na ito. Okay? Ang vitamin B17 po ay naglalaman ng mga iba't ibang uri ng antioxidant na mga anthocyanins, proanthocyanidins, flavonoids, mga hindi ko po mabasa yung iba dahil wala akong salamin, but iba't ibang uri ng mga antioxidant, anthocyanin, tannins, proanthocyanin, proanthocyanidin, flavonoids, at mga polyphenolic anthocyanin. Okay. Yan po, lahat-lahat ng mga ito ang laman na antioxidant ng ating Ultima 17. Now, ang antioxidant po, para sa kaalaman ng lahat, ay isang malaking umbrella sa pag-aaral. Okay? Ang frankincense, mataas din ang kanyang antioxidant. Ang clove, mataas ang antioxidant. Ang aronia, napakataas ng antioxidant. Ang blueberry, mataas ang antioxidant. Ano pang mga pycnogenol, mataas din ang antioxidant. Even glutathione is an antioxidant. Coenzyme o the coQ10 is also an antioxidant. Those are antioxidant. Okay? Pag pinag-usapan ng antioxidant na ito, napakarami nila. Kaya lang, may mga antioxidant na nararapat bawat organs. Okay? Kagaya halimbawa ng cranberry. The antioxidant of cranberry are beneficial to the uterine. Kaya yung mga may UTI, kinagamit dyan. Yung antioxidant na para lumabas yung beauty ng tao because it contains a lot of elastic acid. That is maki berry. Naglalabas siya, yung kanyang pagiging antioxidant ay naglalabas ng kagandahan sa balat ng mukha ng tao dahil siya ay, ang kanyang antioxidant, mas mayaman ang kanyang elastic acid. Samantalang isa naman, mas mayaman yung kanyang antioxidant patungkol dun sa uterine. Okay? When it comes to other antioxidant, bakit sa dinami-dami ng mga antioxidant, bakit aronia ang ating bitbit dito sa Equisen? Sa amin pong pag-aaral, dito sa aronia namin natagpuan, ang lahat-lahat ng mga antioxidant na kailangan, patungkol po ito sa pagre-repair ng cells. Okay? Now, let's move forward po konti. Marami ang mga naglalabas ng doktor ngayon. May mga anti-aging doktor. Pag pinag-uusapan
Meron po kasi ang anti-aging, hindi po yan naka-refer doon sa gaganda ang tao dahil sa mukha lang niya ang anti-aging. Speaking about anti-aging, it must come in inside, inner po. Okay? Speaking about anti-aging, dapat po yan, nanggagaling yan, ang ibig sabihin ng anti-aging, yung mga cells mo ay laging bata, laging rejuvenated. Kaya may glow, may ganda na lalabas. Yun po yung profession ng mga anti-aging doctor. They're using different kinds of antioxidants, natural or whatsoever. Yun po ang patungkol. Kapag pinag-uusapan ng antioxidant, laging nare-refer sa isipan natin anti-aging ito. Hindi po ibig sabihin na babata ka kaagad. Kaya ka babata kasi mayroong nare-refer sa loob. Alright? That is the magnificent function of antioxidant. They can rejuvenate ourselves. Okay? Mare-rejuvenate po nila ang ating mga cells. Kaya may glow na lalabas. Okay. Now, bakit naman itong ating produkto ay pinangalanan na B17 na nakakatulong sa mga may cancer? Okay? Kaya po ito nakakatulong sa mga may cancer, as I said, sa lahat ng mga antioxidant na yan. Kapag pinag-uusapan ng antioxidant, ang sasabihin mo halimbawa, sino sa inyong lahat, kasi lahat naman sila antioxidant, iba-iba nga lang ang kanilang mga functions. Rejuvenation sila ng cells, pero merong mas matatag kumpara saan talaga. Now, speaking about this, kapag pinlatline mo ang lahat-lahat, ipinresenta mo ang lahat-lahat ng mga uri ng antioxidant na yan, sinabi natin na limbawa, sino sa inyong lahat ng mga antioxidant ang makakapag-protect sa cells. Lahat po yan sila gagalaw, pero mas mabilis na umarangkada ang vitamin C. So, all of us were educated that vitamin C is for the protection of our cells. Kapatid, pag sinabi mo sa kanila lahat na sino sa inyong lahat na mga antioxidant ang makakapag-release ng glow sa aking face, sa aking mukha, para hindi dry ang mukha ko, gagalaw ang lahat, pero mas naarangkada po dyan ang makiberry. Okay? Or pycnogenol. They are inducing a fountain of youth. Ika nga. Pero, kapag pinag-uusapan naman po ang antioxidant, sino sa inyong lahat ang pwedeng gumalaw hanggang sa kaloob-looban ng aking cells upang ayusin mo to? May gagalaw din naman dyan, pero mas mataas po at mabilis ang galawan ng araw niya. Kaya natin siya napili. Why? Because vitamin C, meron din naman siyang mga anthocyanin, antioxidant, pero magkaiba ang function. Let's just talk about two different kinds of antioxidant. The vitamin C and also the vitamin C and also the aronia. Okay, vitamin C is mainly for cell protection. Samantalang ang aronia is healer sa mga cells na may sakit na hindi na proteksyonan ni vitamin C. Nagkasakit, ang gagawin po ay si aronia, ang kanyang antioxidant. So, sana po naging maliwanag ang lahat patungkol dito sa mga iba't ibang antioxidant. Actually, let's talk about 1 or 2 minutes about spirulina. Lahat po ng mga pagkain halos mayroong antioxidant. The antioxidant of aronia is significant din naman, kumpara din naman dito kay aronia at kay vitamin C. Ang antioxidant po ng aronia ay nakikita, yan po yung mga kulay na lumalabas na green, yellow, orange, red, and blue. Yan yung mga antioxidant niya na agad mong nakikita. Okay? Nakikita mo ang kulay na ito na nagbabago from green to blue, from green to yellow. Yan yung mga antioxidant. Ano naman ang kagandahan ng mga antioxidant na ito? Ni spirulina.
Si spirulina, ang kanyang antioxidant, kagandahan ng sa antioxidant ng spirulina, ito yung nagpo-produce ng mga matured bone marrow sa ating katawan. Okay? So kapag may leukemia yung tao, para makapag-produce siya ng mga matured bone marrow, ay nagmaganda ang antioxidant ni aronia, ay hindi ni spirulina. Pero yung iba pa nagagawin. So pero pagdating sa antioxidant po ni aronia, multitasking siya, hindi na siya para doon. Ang kagandahan kay aronia, nakakapasok siya hanggang sa blood brain barrier. Base po sa pag-aaral, okay? Aronia can pass through a blood brain barrier. Okay? Okay, nakaano. So, yan ang pagkakaiba niya. Ang antioxidant ni spirulina, mag-produce ng mga bone marrow, matured bone marrow. Matured red blood cells sa bone marrow. Ang antioxidant ni vitamin C, mag-protect ng mga cells. Ang antioxidant ni aronia, ay pumasok hanggang sa blood barrier, hanggang kaloob-looban ng mga cells. So, yun ang kanilang pagkakaiba. Okay? So, ngayon, ayan, makikita po natin sa screen kung ano ang dami ng mga antioxidant. Multitasking, very aggressive, antioxidant ang mayroon kay aronia. Kaya po siya ang naging flagship natin. Despite, we have a form of spirulina. Alright?